Si Pak ba? Ayun, wala na si Pak. Wala, nabay na rin eh. Ano pa, ang ganda ng performance ni Bimbo doon sa game 1 natin. Tignan natin, is still gonna pick that hero. Marami pa namang hero pool itong si Bimbo na pwedeng piliin. Si Tinker ba? Ay, naban na rin pala. Sino mo mga pwedeng piliin dito? First place man kaagad din Tinker. Pero anyway, shoutout kay Hipster Dave. Ayan. Game over, PH! Alam na this. Alam na this. Ayan. Mang Kepoeng din shoutout to. Moscow Sinati Ishii. Ayan. What's up, what's up? Kay Ping Meister. Tama ba? Si Winterfall ZXZ. What's up sa'yo, pare ko eh. Good evening, good evening, good evening. Kanina nalang first 10 kills is Bineski pa rin, no? Bineski, Bineski. Sayang eh, parang score natin is 9-9 yata, 9-9 yun. Oh, 9-9. Yeah. Nakahabol eh, 7-4. Then, palitan kasi yung teamfights eh. Nananalo yung Titans, then Bineski ka na. Come back. Mananalo naman sila. Wow, dead profit pick para dito sa side ng Bineski. Ayan na nga mga sir, mga ma'am. So, ito fourth pick, abang natin for the side of Titans. So, namili na nga sila ng strong laner or independent hero doon sa mid lane na Mineski just in case Bounty Hunter tried to make, kumbaga kung gusto niya maging annoying doon sa gitna. So, you have the Spirit Siphon to counter it. So, he's not even worried. Sustain din, of course. Spirit Siphon. So, magandang sustain din yan. Shoutout to sa friend ni, ano, ni Johnny man, si Ian Angeles. Magtrabaho daw, sabi ni Johnny. Sabi naman pala. Pero to, I guess, meron naman silang lockdown dito kay Dead Prophet since isang doom lang yan. Unless, huwag lang sana makas yung ultimate ni Dead Prophet kasi yun yung ayaw mong ma... Kaya nga kaya mo siya gusto i-doom kasi ayaw mong makas yung ultimate niya on those kind of teamfights. So, hopefully, ma-execute yan fully dito ng Taskas. WF? WF? WF! Sabi ni Kuya Nick, shoutout daw yung tropa niya na si Double Lift from Liquid. Yeah. Tama naman pala. Hindi ko alam. Hindi ko rin kilala yun. Hindi ko rin kilala yun. Sumusunod lang po kami sa mga utos ng boss namin. Boss namin yan. Wala kami magagawa. Kung anong gusto niya sabihin, sabihin ko. Pero sasalahin ko muna pag... Hindi pabor sa akin, hindi ko sasabihin. Pero ito, Mineski going for the Broodmother. They don't actually have a wave clear. Wala. Yung pang-clear ng mga alaga nitong si Broodmother. Isang bulaga para sa Titans itong Broodmother pick. Nalimutan yata nila na viable to. They could pick a Timbersaw kung gusto nila, still available. And could also be a mid laner and a core. Pero, ayun, Gyrocopter, pwede rin, yeah, still available. Pero... Tignan natin kung anong gusto. Ano? Ano? OD daw sabi ni Kuya Alo. Kasi yatang patapos na yata ni Kuya Alo yung laban natin. Gyro to, Gyro. Ayan. Yamots! Shoutout naman dyan Kuya Kal sa Team Ngalay. O SF daw. Pero kasi itong PL, ano eh, hero yan ni Tihi. Nung TNC days, minimid niya. Plus, same goes for his Juggernaut mid. Ayan, ganyan yung mga galawan. Mas pogi ka pa rin, Nico Foronda. Foronda Gaming, pare, shoutout sa'yo. Mas pogi ka pa rin, Cho. Hoy, H001, grabe naman si One Piece. Yan pa yung kauna-unahang Twitch channel ko, ha. Matindi pala to. Nico, wala na kaming supply. Naubos na kaninang umaga ba to, pare? Kaninang umaga ba to? Walang-wala na. Ilan ba tayo dito? Sham, Nico. Sham kami rito, Nico. Foronda Gaming, shoutout sa'yo, pare. Wala na kaninang umaga ba to. Pero shoutout din kay Direk Rina. Uy! Direk? Endorsing Tito Coffee. Patay tayo dyan. Pero ito na nga, na-ban out din dito yung POTM, yung Merana. Timbersaw also banned out na rin for the side of Mineski. Ano bang pang wave clear nila? Mamba-out! Mamba-out na si Maronta, pare. Uy, bench wall. Ako, bench wall! School lunch. Carry nila to. Very vengeful, no? Pwede rin. Sige, kuya ni kuya na. Shkulot yung mga pagkas na maayos eh. Ayun, ishipag-shoutout naman kami dito sa LPS Switch. Ayan, LP Switch. Queensland, solid 1-box combo kami dito ni Kuya Marlon Isaac at DJ Salamat. Yung shoutout nyo dyan. What up, salamat sa walang sawang pag-suporta. But, you're gonna go for Ember. It's been a while. Yung na nakita Ember Spirit pick, okay? Huli ko nakita ang Ember Spirit, medyo disaster yun. Anong game nga ba yun? Hindi, wala sa... Hindi ko na sasabihin yung sinabi ni Kuya Rick. Sana hindi nyo narinig, guys. Masakit sa teng, sinabi niya. Grabe
namin si Kuya Nick eh. Grabe yung heart sa akin ni Kuya Nick dito. So, yun na nga guys, makikita natin dito, Raging Potato nga pala dito sa Ember Spirit. Ayan. Taas as Titos for the win. I guess maganda si Ember, kapag nasa iPhone siya, ceiling change lang niya, makakaalis na agad siya. Mm-hmm. Pero eh, kung merong backup with the sign game ko, saka sa etong si Bane, pang hirap maka-out niyan. And yeah, maganda rin yung hold dito ng side ng ano, Titans. Meron na naman sila initiator, may taga-pigil din, tapos yung taga-push nila, yung nakakainis na broodmother. Sa ating balak nilang gawin, that's why they pick this bench pool, just in case madihado, let's say, itong si broodmother or si Moon, they could swap out, and then push. And do the damage for them. Ayun na nga. So, ito na. Taas as titas is real, mga boys, mga mom. So, ayan. Taas as titas. Pero aliwa ko dun. Aliwa ko dun. JC Combo, pare. Shoutout sa'yo, tropa. Kanina ka pang umaga. Ayan. Paano kaya ito nila i-execute to? It's gonna be a hard. They have like, what? 4 melee heroes inside the Titans? Heroes, against a Broodmother and a Death Prophet? It's gonna be a really hard situation for them. Alam ko na ang ibig sabihin niyan. So ito, game na tayo mga sir, mga ma'am. Again, this is the DAC, Southeast Asian Qualifiers, mga sir, mga ma'am. Ito. Pakilala ko na. Simula ko na. For the side of Titans, ayan nga, Raging Potato para sa Ember Spirit. BDC para dito sa Bounty Hunter. Tihi, Phantom Lancer. Ryo playing the Doom. Fly Solo para sa Witch Doctor. Alright, guys. Aside naman na Mineski, Jabs will be playing Sand King. Ice, Ice, Ice on a Brood Mother. Si Mushi naman on Vengeful Spirit. Ninja... Vengeful Spirit? Sabi ko Spirit. Spirit. Ninja Bungie naman on Bane. And Moon naman na maglalaro ng Death Prophet. So, eto na nga, may konting slight late na smoke coming from Mineski rito. And they're gonna be making some movements toward the Asian camp dito sa side ng Titans pero sa BDC. Ayun na nga. Naka-shadow walk pero ito. Ay! So ito na yata, first blood. Ayan. Baka, binibigay na nila si Tito. Ayun na nga, nabigay ka kay Moon sa kanyang Death Prophet. Yeah, that is actually a big win for Mineski kasi isipin mo may dalawang Observer Wards na nakalagay dito, na dala na si BDG. Trying to place a deeper wards or better vision for his team. Unfortunately nga lang, they caught up Mineski on a wrong place. Kaya ayun, napasama pa yung supposedly early vision for them. So ito na kami rotation din dito for the side of Mineski rin. Ayan na nga, pero nakababaan na rin kagad dito yung Doom ni Ryo. Ayan na. At wala silang plano yung contest dito yung run. Eh. Ayan na. Yeah, medyo may narin kasi yung ano eh, yung level 1 heroes nila. Meron kang Bane, Death Prophet, and meron kang Vengeful Spirit, Sand King. So, napakirap talaga yun na i-contest. So, nandito rin naman si Ice, Ice, Ice. Iko-contest ba? Yes, sir. Pero, nakuha pa rin doon ni Ice, Ice, Ice. Tatlong run yan, mga sir. Ayan. Nicely done for... Well played. Kasi sipin mo, lamang na agad si... pero hindi pala kinuha ni Moon yung bounty rune. Kasi sipin ko, lamang sana si, bounty, si Death Prophet doon. Since dalawang bounty rune yung makukuha niya. But I guess you gotta give something to your allies din naman. So na start ng matchup natin. Ito ay yung laban ng Phantom Lancer versus the Crobelos. O yung ano, Death Prophet dito ni Moon. Going here at the top, makikita natin si Ryo with his Doom. Katapat itong tri-lane, defensive tri-lane for Mineski. Ayan na nga, set up with a Nightmare into Boro Strike. Easy. Pero Scorched Earth, ito naka-Scorched Earth. May Scorched Earth yung mga sir. Enough ba yan para sa kanyang sustain? At iyon, TP out ang gagawin niya rito. Basic lang. Yeah. Great recognition coming from your Doombringer. Pero nga, it's really hard to lane against tatatlong disablers aside ng Mineski. Pero tignan natin dito, Raging Potato kasama si Fly Solo with the Witch Doctor. Katapat niya dito, I mean, nila dito ay yung Broodmother. So, yun nga. Tinagay nila, I guess, Fly Solo playing the carry position or NCT. I feel like medyo maghihirapan dito si Phantom Lancer against his matchup dito kay Death Prophet just because yung Spirit Siphon. But I guess pwede rin siya makapag-out sa Spirit Siphon dun sa Doppelganger. Tapos tignan mo dito ginagawa niya, no? Ni Ninja Boogie. Sinusundan niya rito si Ryo. Ayan, no? Itama naman. So, bahala ka. Hindi kita pakakawalan. Ayan ang sinasabi niya. Ayan, oh. Right click. Akala mo talaga. Matindi right click damage. Pero ito, may rotation ba? Nandito rin naman si BDC with his Bounty Hunter. Pero merong sentry dito na nakatayo. Ayan na nga. Oh! Ayan na nga yung Spirit Lance. Ayan yung patok sa ulo. Ito na rin yung
Doppelganger, aba, ahabol niya ito, makapatay ba? Enough ba? Uy, medyo umunat pa rin, he's still fighting. Ayun na. Oh, no, ay, nabigyan ng sustain. Well played. At wala na siya mag spirit lance dito, ish. Yeah, unfortunately, that could have been a per, I mean, may first blood na pala. Kill secured for Tihi dun sa mid lane. Para na-establish niya rin sana niya yung dominance niya sa gitna. But still, that is still a win since si Death Prophet sits medyo low siya. Hindi pa niya kaya maipag-lane agad sa gitna. Pero ito makita natin Ninja Boogie again messing around with his sa Doom ni Rio. Sinusundan niya talaga pero ito si BDC nakatambay pa rin dito sa mid lane. Walang mana rito yung PL. Hindi enough yung mana yung 130, 99. Pero naka-double damage pa Reiko Best. Pero ito, again, meron pang Spirit Siphon yan. Makati-kati yan. Kita mo naman, level 2 na agad yan. So, these two melee heroes is gonna need a lot to take down itong si Death Prophet. Ayun na, may bote, pero walang Janada rito. Ayun na, Spirit Siphon na yun. Ay, nandito yung rotation coming from Fly Solo at mapapatay nila rito yung Death Prophet ni Moon. Well, execute. Ganda rotation coming from ano, yes. Fly Solo. So, ayun nga, medyo na-lift up na rin yung pressure doon sa safe lane nitong si Broodmother since nag-rotate na nga yung dalawang support nitong Titans doon sa mid lane. Pero ito makikita natin dito si Mushi, ayan. Ryo with the right clicks, level 2 pa lang, level 4 na rito yung Vengeful Spirit ni Mushi. 3 minutes in. Ayan, so ito, ito yung dalawang support. Anong plano dyan? Wala silang dalawang smoke. And Ember Spirit naman dito ni Bimbo. Ay makikita natin going for the Ring of Aquila. So yun nga pala guys, sa mga hindi nakapanood ng laban ng TNC, pwede nyo siyang i-check out sa YouTube channel natin. That is youtube.com/WomboXCombo. So right away, almost every after game, nina-upload natin right agad-agad yun. Matik yun. So, right after ng game, makikita nyo rito yung mga TDs natin, mga technical directors natin. Upload ka agad sa YouTube channel. Ganyan kasipag. Ganyan kami sa Wombo. Pero ito, nabigyan. Pero dito sa mid lane, tingnan natin, Spirit Siphon. Ayan nga, ups, doppelganger out, pero tuloy pa rin ang pagkasip-sip. Sip-sip, very good para dito sa Phantom Lancer. Ayan. Pero ito si Mushi naman eh. sorry. Ito, balik tayo dito. Ito yung Broodmother na dito, iko-contest niya. Naku, napakanda. Ito na, ngangat-ngatin. Aray ko, napakasakit tong ngat-ngat. Pero ito na, yung paralyzing cast, tumama. Eh, namalidik din yan, pero pang zone out na lang yan. Grabe yun. Sup-sup, very good. Pero ito, ngat-ngat, very good. Pero kita mo yung difference ng offlaner. Sino mo, Ice with 17 and 4 compared kay Rior na 4 and 0. So, mas maraming nakukuha ang experience and gold yung offlaner ng Mineski dito. So, ayan nga, si BDC. Nandito na rin naman yung bounty hunter niya. Nakaabang dito. Ninja Boogie, wala silang ano ah. Oy, eto na yung setup na Nightmare. Eto na yung Magic Missile. Pinakawalan, blast. Ah, Wave of Terror, easy. Pick up para dito sa side ng Mineski. So, 2-1 ang score, 1K advantage, 5 minutes in. Basic na basic for Mineski. Pero sa bottom lane natin, meron yatang balak gawin dito. Pero hindi na nag-go pa. Ito si Bushi. Pero si Jabs nag-rotate na rin. Probably trying to make something happen. Nice scout na right away ni Fly Solo. Ay, plano sana ni Jabs na i-boro strike. Itong si Raging Potato. Ito, nakakasabi ka na i-go-go ka agad nila. Pero walang mana rito. Pero may voodoo restoration dito si Fly Solo. Pero ito, itutuloy ba ni Ice? Pero hindi, stop na ng aggression. Going back dito sa mid lane, makita natin nakapag-salve up kaga dito si Tihi with his Phantom Lancer. Medyo mahirap na sitwasyon to for the support. Kasi as a Witch Doctor, medyo pinaparitize nila usually yung Maledict. Yun yung nile-level up nila. But since walang kill potential dun sa Broodmother, they went on the defensive side. Kaya yun, nanguha nga ng early voodoo restoration itong si Witch Doctor. Mismo. Well said. Pero ito, BDC with his Bounty Hunter. Nandito pa rin naman sa mid lane. Tihi. Ayan na naman yung rotation coming from Fly Solo. Ayan na nga, tumama doon yung Maledict. Pero ito na naman yung Spirit Siphon. Getting the sustain. And doppelganger. Enough ba yung damage natin sir? Pero wala. Napakakuna, three heroes against the Death Prophet. Hindi umubra. Napakagad ng sustain or yung recognition din. Pero ito, igugo ba nila? Nandito na naman yung Bane. Ayun na, are they gonna go for this one? Ito na nga, may Nightmare available yan. Oops, into the tree. At ito, makikita nila. Ito na rin si Mushi. Boro strike mo, boro strike mo. Ayun na nga, into the Magic Missile. Ayun na, Wave of Terror. Pero ito, nagtitibi rin si Fly Solo. Nakakuha ng invisibility rule. Pero walang kill potential niya para sa Witch Doctor. So, napansin ko lang, ang ganda din pala itong Vengeful Spirit na to against si Doom. Kasi si Doom, wala siyang armor. So, wait lang, they spotted si BDC. Ayan na nga na, Boros Strike. Mapapapa, hindi na, sukat na sukat.
at yung Ember Spirit dito ni Bimbo going in, walang mana rito. Itong Sand King, ayan nga, nabigyan na Searing Chain. The right clicks, medyo mabigat. Pero nandito yung mga tropa pips niya. Flame Guard ginamit, Exorcism ginamit, pero ito na. Naku, unit, shrine mo sir. Ayan na, nakakapag-shrine up. Ang question, makakasurvive ba ito? Searing Chain, tumama dun kay Moon. So tapos na aggression natin, napap din yung Exorcism dun. Narinig akong swap dun sa top lane. Ayan na nga, defensive swap, pero napakita 4 strikes na tatlo. Rapsy, pero eto na naman si Ninja Boogie, pero walang mana yan. Pero naka-exo pa rin dito yung Death Prophet. Tuloy-tuloy na paghabol kay Ryo, level 4 yan. And nag-expire na rin dito yung kanyang Scourge Earth at mamamatay dito yung Doom. Pero nakakatawa, namamabak si Doom. May Doom na malit na naglalakad. Amin ko sino yun. Ang awkward. Pero ako, makikita si Fly Solo rito. Nais mo natin nung terror, wave of terror. Pero hindi umubra yung pagkakaplanta niya doon ng Ironwood Branch. Pero patay dito yung Witch Doctor. 2-6 score natin dito. 8 minutes in. 3K gold advantage for the side of Mineski. Nag-isipin mo, sobrang hirap na sitwasyon to for Rior. Like, you pick the Doombringer, yung katapat mo may tatlong Disabler, tapos ito pang si Vengeful Spirit na may negative armor pa. Eh talagang kakarnihin itong si Doombringer sa taas. You know, ay. Ang hirap nung linya talaga knowing na maraming setup para sa pick-off or sa kill. Saka they're not worried about Ice doon nga sa bottom lane kasi nga he's heavily dominating. Alam nila na wala silang pang wave clear. And kita mo, tinatry na lang nila i-pressure yung mid lane which is itong si Moon sa Death Prophet sa gitna. But unfortunately, ilang ganks yung na-fail doon kanina. Ayun na nga, so wala na mangyayari dito sa dalaw ni BDC. Si BDC dito level 3, wala pa siyang access sa kanyang track. Ayan, so si Mushi naman, anong plano mo rito sir? Helm of Dominator ba? Or old school build para dito sa Vengeful Spirit? Ninja Boogie, nandito rin, nagbabalik. May baon niyang smoke, ayan. I think magiging crucial para sa side ng Titans. Wait lang sa gitna daw. Double ganger at pero narito si Mushi muna sa pat. Makukuha nila rito si Fly Solo. Pero nagbabounce at hindi enough yung sustain niya from the Voodoo Restoration. Patay na naman dito yung support ng Titans. Yeah, pero yun nga, magiging crucial side ng Titans is yung Doom nitong si Rior sa taas. Kailangan niya makuha yun as fast as he could so they could make something happen doon sa side nila. Kasi sobrang lahat ng lane nila natalo eh. Walang mag-create ng space para sa kanila. Kita mo naman, Ninja Boogie. Wait lang. Eto na naman, Magic Missile, Boro Strike, Wave of Terror, easy para mo sa kills dito ng Mineski. So patay na naman yung Doom dito, level 5 pa yan. And ito, Mineski grouping up. Target nila rito yung objective which is tier 1 tower dito sa top lane. Fortification ginamit din. Anong sagot dito? I don't think kailangan pa i-commit ni Moon dito yung ultimate niya. Walang kaya mag-defend sa side ng Titans and possibly pwede pa sila mag-siege pa ng another tower if they want to. Tinatangke dito ni Ninja Boogie yung tower damage. Pero ito, TP out kagad dito si Moon going back sa kanyang lane. Dahil nabigyan ng konting space or nakapag-leech ang experience si Fly Solo with vacancy dito sa mid lane. Pero itong ice, is ko medyo ako'y kinakabaan dito. Ayan na ang Ember. Pero wala mga tinakot lang. Ang hirap. Ang hirap talaga. Kasi sinimod yung Searing Chains. Dikit-dikit yun. Ilang units yun. Pero wait lang. Wala ice, ice. Wala talaga sila panghuli. Talagang surprise pick tong Broodmother eh. Yeah, doon sila nahirapan. And yung laning phase din nila, ang gandang pick with the Vengeful Spirit. So si Doombringer, hindi siya makapalag. Or supposedly, kapag nag-rotate yung mga support, yung offlane, pinipressure mo na agad yung carry. But that never happened. Ito na nga, no? Kung gato yung makikita mo sa network mo, yung Vengeful Spirit na carry mo, magandang balita yan for Mineski. Mm-hmm. Dahil pag nag-venge pick ka, kailangan talaga ahead yung bench mo. Yeah. So ayun nga, Vengeful Spirit is a high maintenance support. Kailangan yun ng mga backup din to para ma-secure yung lane. But since yun nga, sobrang lane dominator nitong si Death Prophet saka si Broodmother, sobrang nag-work out yung drafting and laning phase ng Mineski. So ito na nga, Exorcism ginamit na rin dito. Fortification ginamit na rin for the side of Titans para ma-defend lang. Spirit Siphon is self-sustain. Ito, patay na naman dito yung Witch Doctor, patay dito. Sakit na naman. Yan dito, na pick off nila. Easy towers na rin for the side of Mineski. Ayan, sabog na naman ang tier 1 tower nila. PDC, eto. Nagmamasit, scouting purposes lang. Ayan. Yeah, they know na wala ng ultimate itong si Moon. Pero yung Kuri. Naku, patay yung PL. Ginaw na naman nila sa top. Eto yung setup. Takbuhan na kagad.
ginamit yung ano, yung fence grip doon sa Phantom Lancer. Yeah. Yung nako! Doom. Aray ko. Takbuhan na ba? Takbuhan na. Eh na nga, walang Scourger siya, pero mabilis yung move. Pero the swap coming into play. War Strike and the last hit claimed by Mushi sa kanyang Vengeful Spirit. Grabe. 2-11 na score natin. Yeah, ganun ta- like it's kind of expected sa sitwasyon na to. Like nobody can create space para sa side ng Titan, si Phantom Lancer, he needs item, si Ember Spirit kailangan din niya mag-farm, si Doom supposed to be making space for his team, hindi niya kaya with this armor reduction coming from Kinesic. And dami din nilang disable at the same time. Itong ating bounty hunter dito still at level 4. Ito si Bimbo rotate, nag-rotate na rin dito. Level 10 niya na may boots of travel pero hindi nila ma-ispatan dito si Mushi sa tree line. So out na rin kagad dito si Bimbo. Knowing na yung Brute Mother dito ni Ice, patuloy na sa mag-split push. Walang pakialam sa nangyayari. Actually, space na space nga yun. Yeah. Ito nga, nag-commit na rin siya ng boots of travel. So possibly try to back up. Yun nga, ang nangyayari kasi sa side ng Titans, lagi silang nagagang ng Mineski and there is no follow-up for them. Kasi nga si PL hindi pa niya kaya lumaban and then though si Ember Spirit hindi pa rin niya kaya pero yung clear yung wave yung kaya niyang gawin. Yung split push putting pressure doon sa lanes para hindi makapag-siege or makapag-take ng Tori agad yung Mineski. But I don't think Mineski will care. Exactly. Yun nga eh. Pero eto rin namang Krob o yung Death Prophet dito going for the Yule Scepter. Yeah, maganda rin yung counter against sa ano sa Flame Guard nung Ember. Yeah. Panghuli din first setup din for the silence. And pang-debuff din noong track nitong CBTC. Pero grabe matagal pa mag-online itong ano eh. Kita mo naman 13 minutes into this game and si Bounty Hunter still not had his level 6. This is a really tough situation for them. So again guys, this is game 2. Nanalo na kanina ng game 1 yung Mineski. 1-0 ang score natin. If Mineski will wins this game, tapos na tong series na to and Tasas Titans will go to the lower bracket. So, hintayin natin yun. I mean, kaya pa rin naman ang Titans to. They just need to buy as much time, which they are trying to do right now. Mahuhuli kaya nila dito si Ice on the bottom lane? Sabi, ang hirap huli nito. Ito, napop yung smoke. Ayan na, nakita kagad dito. Ay, nako, eto na. Eto na sila. Oops! Mahuhuli ba? Tumama yung ano? Paralyzing. Kasi pero nandito na kagad yung side ng Mineski. Ayun na nga, burst out kagad dito. Yung two heroes patay. No. Sa side ng Mineski, wala pa. Which Doctor plus the Ember Spirit will go down. Mushi. Ayun na nga. Oops, dust the pop. BDC hindi inabot ng dust. So out na. Three heroes down kagad dito. Wala, sayang. Yeah, wala kasi lang detection. Next, sabi mo, sumulok lang doon si Ice One. Siguro kung meron silang Bat Rider or meron sila yung bench spirit with the vision and nighttime pa. So sobrang hirap talaga hulihin itong si Ice. May movement speed pa at kita mo naman yung item niya. He has a battle fury. Kaya alam mo talaga na ayan talaga sila rito sa game na to. And Tihi only has the Aquila. Wala pa siya talagang core items dito mga sir mga ma'am. He's also going for the defusal. To blink dagger na rin dito at ito mapipick up ba? Silence up kagad yung witch doctor ni Fly Solo. Pero nandito, inaangat-ngat, mamamatay pa rin si Mushi pero hindi. Nagkaagulo pa. Ayun na, patay si Mushi doon. At Fly Solo will also go down for the side of Titans. Pero nako, Bimbo. Medyo nasa wrong way siya doon. Pero out na rito, nagkakahabulan pa. PDC, the Yule Scepter up. At patay yung bounty hunter ni BDC. So, Mushi para sa dalawang supports. Yeah. I guess not bad beside the Titans, pero grabe, sobrang bilis ng kamay nung si Moon. Pakas na yata or Doom trying to position himself with his ultimate. Unfortunately nga lang, yun, na-silent siya. So, bilis. Once again, hindi pa nagagamit yung Doom dito ni Rior. Hindi pa. Na. Pero ito, tignan natin ng Rio na meron... So, mukhang lumalaban pa rin naman yung Titans natin dito. They still secured a pretty good kill, which is itong si Vengeful Spirit. That is still a lot of gold swing para sa kanila, lalo na sobrang baba ng net worth nila sa moment na ito. So, ito na nga, si Mushi, after going for the Mask of Madness, naka-queue up sa kanyang Shadow Blade. So, ito may mais pa rin. Naka-invisibility rune si Jabs. Ayun na, minamatahan niya rito si Tihi. May blink dagger na ito, mga sir, mga mam, kanina pa yan. Igogo ba? Ayun na, malaking question kung igogo. Doppelganger, ginamit na. At pinang farm. Ito, mais pa rin nila rito. Si Tihi, ayan na. Yung PL. Pero out na kagad. Out na raw.
ito, habol-habulan pa rin. So, ito, grabe man. Nagpapamigay na lang ng alaga dito si Ice Ice Ice. Kito naman. Nagpapamigay ng pera. So, ito na nga si Fly Solo. Ayan, out na rin siya. They're just defending. Ano yan? Vision bait. Vision, yan, vision bait. Pero ito naman si Moon. Ayan. Nakatrack na. Ayun pala, they have, siguro kung makukuha nila si Ice Ice Ice, maybe they could probably take that kill, pero still needs a lot to take him down, I feel like. Matagal pa. Matagal. Masyadong, I mean, mabigat tong gagawin ng Titans dito if they really wanted to catch with the Mineski squad. Ayan nga, 16-3 ang score, 17 minutes in. Mineski boys showing up. Meron na 10k gold advantage dito. Napakabilis. Kita mo naman, they still have not yet secured a tier 1 tower. So yung mga supports natin dito has zero income. They have no map control. Yun nga, wala ng tier 2 tower sa baba. All their tier 1 tower is gone. So sobrang open na open yung jungle or yung side of the map nila. Ayan nga, he's still farming. Ayan, makikita nyo naman dito mga sir. Ayan, he's planning to go for the defusal blade. Pero matagal pa rin eh. Isang ano, Robot of Magi pa yung isang kulang. Pero to, grabe, nagro-roam talaga dito freely yung supports ng Mineski. Ayan na, BDC naman. Ayan na, level 7 na rin. Nakapag-track na rin yung kanina. Nakakuha sila ng track kill. Pero to, early Roshan for the side of Mineski rito. Ayan na, makikita nyo dyan. Ice, ice, ice. Doing it. Soloing Roshan. Pero to, piniping nila rito si BDC. Oops! So wala. Pero kapalag kaya sila dito? Ayan ang malaking question. Dito rin naman si Moon sa kanyang Death Prophet. Pupunta na. They have the epicenter sa kanyang ultimate nitong Death Prophet. So medyo mahirap maipagsabayan dito. Ang hirap i-contest. At ayan ang exorcism. Ginamit na rin dito. Plus the Medallion of Courage. Pinap na rin for the minus armor. Ayan na, easy. Binigay na nila kagad sa Broodmother ni Ice 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 yung Aegis of the Immortal. Pero ang ganda ng ginawa din ng Titans doon kasi walang nagpakita sa mapa like si PL and si Ember Spirit were not showing on the map. So medyo kinabaan yung Minasik. Uy, iba ka i-contest na nila kasi medyo matagal yung pag-take nila ng Aegis of the Immortal eh, with just a medallion from itong si Ice Ice Ice. Ayan na, so, hirap nga din talaga. So, ito na yung Mineski. Sulit na sulit yung exorcism doon ni Moon after taking out an objective. Like, for example, yung Roshan nga, Aegis of the Immortal, nasa kanila, tinake out kagad nila yung tier 1, I mean, tier 2 tower sa mid lane. Samantalang, itong Ember Seed, tingnan natin, is going for the Regents and Yul Scepter. Ano tingin mo yung build niya rito, Ish? I guess, just clear, kasi puro physical damage din naman itong Mineski. So, I guess, just trying to, and then you have the wave clear. Kung mag-i-invest ka nga naman for a Battle Fury, wala kang defensive item. So, kumbaga parang offensive-defensive items tong Radiance na to, yung pick-up itong si Ember Spirit, pero mukhang mahuhuli si BDC. So, napakabilis ng pagkakalusaw doon ni BDC sa kanyang mga Bounty Hunter. Ito, Smoke of Deceit. Oh no, si Ember. Oh, ayun na, pining. At yung Boar Strike at mahuhuli. Ito yung Fiend Scream. Naku, ang ganda naman yung pagkakasilence doon. Ay, naku, hindi makakatakas. Eto ng Death Ward. Ayun na, nadum din yung Death Prophet. But again, wala sa kanya Aegis at mamamatay dito. So, two supports sa isang, I mean, one support, isang core. Even Fly Solo, tinoy yung fight recap natin. Ilang gold, fight recap. 1,400 gold ang nakakuha nila on a Death Prophet and Bane Elemental. That is a huge gold swing para sa side ng Titan. Oh, naman. Medyo nakabawi doon si Fly Solo. Ayan na nga. Yeah, sana prevent nila yung possible high ground push coming from Mineski. Though, medyo threat pa rin naman doon si Ice Ice Ice. But yeah, that is still a huge win for them. So, ito na nga tingnan natin dito. BDC. Ayan. Ayan, Arigens na nga rin dito si Bimbo. Ayan, makita nyo naman dito mga sir, mga ma'am. So, ito. Yeah. So, kumbaga worth it yung pagkamatay niya since nabili pa rin niya yung recipe niya. I mean, nakuha na yata niya yun, hindi pa lang, nabili niya na yun, hindi pa lang niya nakukuha kasi. Ayan na, track. Ayan na, binigay na nga. Eto na yung P. At mahuhuli na naman ba rito si BDC. Ayan na nga yung Magic Missile. Tumama. They're still chasing out this Broodmother ni Ice 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 na nakatrack. Ayan na si Bimbo. Ayan, pero again, may Age of the Immortal pa. Ito yung second life niya. Round 2 will begin shortly. Ayan na, fight na. Eto yung epicenter! Ina pa yung damage! Pero hindi, patay dito yung Broodmother. Yung Sand King din, nauubos yung buhay at patay yung Sand King. Pero Bimbo, ayun na, PL. Pero yun na, nightmare ka dito yung Ember Spirit, Magic Missile. Aray ko, oh, no. Very good. Pero ito, oy! Ang sakit ang physical damage! Patay.
Nandito, oh my God. Pero track pa rin. Wala silang damage. Yung PL patay rin. Upset to. Yung scepter up. Kitang-kita rin si BDC. Ayun na. Patuloy pa. Spirit Siphon. Silence up. May vision ba? Patay din dito si BDC with his Bounty Hunter. At the swap come from Mushi to sa lower ground. Ayan na nga. Naapoy pero the miss. Pero hina. Patay pa rin dito yung Witch Doctor. Four heroes down para sa side ng Titans. Fight three gap. Tingnan natin, may nag-buyback ba doon? Ah, wala. So, pero 3-4 exchange. So, kita mo, mas malaking gold pa rin yung nakakuha ng Titans. They secured 2K gold kasi they have the track gold and nakakuha nila si Ice, which is one of our top network. So, kumbaga, kung iisipin mo, sila pa rin yung lumamang sa team fight na yun. Okay. I mean, in terms of gold. Pero ito mukhang na ispatan yata rito na may nag-TPN. Ito, habulin ba rin na si Moon? PDC track. Ito, chasing out this Moon, pero hindi. May mga matay na naman doon yung Sand King. Narinig mo ba yun? Pero nakumuhang it's a disaster. Ito si Tihi na silence up. Ito na yung Ember Spirit ni Bimbo. Ay, si Rick J. Pero hindi, mga Yule Scepter kaagad. Ito yung Fiend Script. Binatok kaagad sa Ember Spirit. Patay yung Ember. Taas na lang kamay. The swap again kaagad from Mushi. Eh na nga yung Shuriken Toss. Tumalbog sa tatlong hero. Ito na yung Death Ward kaagad from Fly Solo. Malinig daw yun. Pero patay pa rin dito yung BDC na Bounty Hunter. Marami ka, mabuhay lang nila. Nakipagbakbaka na naman sila. Pero si Jam trying to dodge this illusion. Nah, he will be fine. Pero yung wards ng both teams doing a lot for them. Yung swap nitong si Vengeful Spirit. Ilang best niya nakast dahil doon sa Observer wards and Titans din at the same time. Yung high ground ward nila gave a lot of vision sa positioning ng Mineski. So, kita mo, pugbugan talaga ang labanan. Nakita mo yung issue. Hindi na nga sila humarap sa Tori. Binuto na lang yung broodlings dito ng broodmother ni Ice. Then ito, farm lang. Basic na basic. Ito is also going for the BKB or Echo Saber. Ewan ko. Depende ko anong plano niya rito. I feel like a BKB would be good. Pero I guess meron pa rin naman Doom. Pero ayaw niya sigurong isipin yung Witch Doctor casket. Medyo nakakainis din kasi yun sa kanyang track din. To say, May lady, may binipingat. Ito, smoke up na naman uli yung side ng Titans dito. They're going towards here. Ang question, may makikita ba sila? I feel like Mineski getting comfortable here. Binibait. Yung double damage mo, binibait. Ayan, nakawa. They know something is up. They know. Alam nila. They know. Ay, nako. Unang tumawin. Diyos ko. Ako na nagsasabi. Up! Ayan, naipin. Ito na rito. Naipin ni Ryo. Pero nakapag-Yule Center kaagad dito. Napunit instantly. Ayan, yung epicenter sa dalawa. Three heroes down. Pero ito, lalabo pa ba? Bimbo still fighting. Pero the fin script, patay na naman yung four heroes dito ng Titans. Grabe si Doom once again not casting his ultimate on that scenario and ang gandang epicenter hearing to two heroes sa side ng Titans and hindi na nakagalaw etong si Witch Doctor and si Bounty Hunter. Okay, so eto naman may exorcism pa pero mag-expire na rin yan any second now pero ang right click manggagaling dito sa broodmother ni Ice. Ayan ang kitang-kita rapsing-rapsing yan for the side of Mineski. At sasabog na yung tier 3 tower nila. At exposed na rin yung mid-racks. Same goes for the top lane. Wala na yung tier 3 tower nila. Pero wait mo, they're still respecting yung kayang gawin dito ng Titans since alam nila there's still a Doom available for the side of Radiant. Kaya hindi pa rin sila nagsisiege or being greedy. Kasi nga parang nangyari na yun sa game 1 kayo natin. They got comfortable. Tapos yung kanina din, ilang beses na rin na-delay yung pagtapos nila ng laban because of those messy team fights. Pero ito rin yung Doom natin dito. Sayang yung pasok niya, no? Instantly, nakapag-Yule Scepter kaagad. Yeah. Nakapag-Yule Scepter kaagad doon yung Death Prophet. So, hindi niya naibato yung Doom. Grabe kung hindi siya, parang wrong timing eh, no? Yeah. Ayun kasi, kita mo naman yung effort lead dito, pero nakakuha ni Jabs. Itong Sifat Lancer, kalungkutan. Alam ko lang kung how that fight went down, but fortunately, Radiance bottom shrine is under attack. Okay, wala kang fixed script, pero eto. Medyo kaguluhan to. Yung Broodmother, roaming freely dito sa mapa. Ayan. Ako, ano nangyari doon mga sir? Si Ryo nakita. Eto, naka-silence up pa yan. Wala silang pang-control doon sa Broodmother. Eto, naka-Yule Scepter pa. Eto, BDC punit na naman dito. Three heroes down. Ayan na nga for the side of Titans. So, eto na nga.
parang si Yuriro lang talaga nagiging tinik sa lamuna nila. Kapag nabibigay nila yung Doom kay Ice or dito kay kay Dead Prophet, medyo nahihirapan sila mapag-teamfight. Now they remove yung tinik sa kanilang lamunan. This is gonna be a pretty high ground siege para sa Illuminous. Ayun na, so after this one, two lanes of rock, sigurado na to. Then ito, going sa bottom lane, sa Exorcism Kirumit na rin, ensuring na makakuha sila rito ng napaka-solid at damage coming out from this Exorcism. Ayan na. Ayan na. Fortification na guys, nakakagamit ng 40. So, wala na. Ayan na. Ay, wala na rin silang pang wave clear dito. Wala. Beside dun sa Slight of Fist na itong si Reggie Potato. Ito na, nakafocus na lang sila rito sa Rax. Ito yung last lane of Rax ng Titans. Naka-smoke up. Ito, gumaw na na. Diyos ko, mamamatay ba agad? Napupunit dito yun na! Nakadoom yan si Ice. Nakadoom pa yan, partida. Pero yun nga, Bimbo doing the work. Plus yung Phantom Lancer. Patay na naman yung PL dito ni Tihi. Three heroes down para sa Titans. One hero yung bait lang. Oh no! Patay the swap! Coming from Mushi. Boy, the dodge coming from Bimbo. Ayun na kasi ring siya. Pero hindi, may pang-control sila. Patay. GG, well played. 28 minutes dito. Tapos grabe sa boxing. Grabe si Ice, meaning BD. Si dropping his items. That was funny. Alright, so tapos ang ating series between Taz Titans and Mineski. So, best of 3 to. Nanalo 2 consecutive games yung Mineski and placing the Titans sa lower bracket. Yeah, but I think what went down in that game is yung draft, first of all, and yung rotation coming from Mineski was really good, and yun nga, yung nature lang talaga ng hero nila, eh. Hindi na nila kailangan pa ganun i-babysit and really prioritize sa laban na yun. So, yun na guys, huwag kayong mag-alala, meron pa tayong next series. Ano next series natin, pare? Di ba TNC sa TNC, tsaka kung sino man nanalo sa Boom ID and Fnatic, di ba? Ayun. So guys, abangan nyo, may laro pa yung TNC later on. So, inintay lang natin yung winner dun sa matchup ng Fnatic versus Boom ID. So, lahat ng games for DAC ibo-broadcast natin today. Marami pa. Tapos na ba yung laban ng Fnatic? So, ongoing pa rin yung game ng Fnatic versus Boom ID, no? Palag-palag, 'di ba? Palag-palag yung Boom ID. So, yun nga, game 3 na 'yon. So, magkakaalaman na kung sino yung makakatapat ng TNC later on. I mean, this evening. So, guys, magko-commercial lang tayo saglit. Ako uli si Calz, kasama ko si Ishi dito, and Wombo X Combo will be right back. Having a diary every single day. Oh. Yeah. That sounds lovely. I'm going to send it back to James. Thank